fancy aura, guys. Pero ito na tayo sa ating game number 2 ng Mytel International Championship against Resurgence. Risk out of PH sa ating blue side. Yan ang Resurgence. Sana with the thumbs. LY4 para sa inyong YSS. Same for the Masha. KCP on the back siya. And Jason for Avalier. Para naman sa aura PH ng Pilipinas, Grid for the Selena. Kiel VJ, Cutie Patuti for the Xbox. JP naman sa Leomord. Kiluwash na Pilay para sa kanyang Johead. And Luminaire Silva Million. Ano, tama ba? Luminaire. Para dito sa ano sa kanyang Kufra, which is si Rafli siya to, mga kaibigan. So tingnan natin kung ano nga ba yung pwedeng gawin ngayon ng aura PH. And ano yung pwedeng isagot ng Resurgence for the game number 2. Medyo nag-pause lang sila ng bahagya dyan. Feeling ko si Rafli siya habang naglalaro, kumakanta ngayon eh. Yung matindihan ng second voice. Oh, grabe kumanta si Idol Rafli siya natin. Pero ito tayo, going back into the game. Again, ito na tayo. Again, puro again. 1-0 lead in favor of Aura PH. Again, agreed with this Selena, siyang MVP natin kanina. So, ito yung sinasabi natin na tatlo agad yung nasa top lane pala. So, yan, ito, dedepensahan ng Aura PH ang kanilang red buff dito para sa kanilang Leomord. Tama ka dyan. Pero ito na nga, si Sync naman eh, mukhang lalaban habang pupuntahan niya nga ba. Ito na yun, ano, nag-dalawa na yung buhay niya. Pero nakuha pa rin ni JP ang mga bagay-bagay dito. Apat ang kanilang kalaban dito sa top lane, mga kaibigan. Wala munang mag-engage. Pero ito si paring nga Rafi siya. Talagang tinulungan na. And apat ang kanyang kalaban. Mukhang kailangan niya mag-figure out at naibigay na nga dito para nga naman makatakas dun sa apat na player ng Resurgence. Aggressive dito yung Resurgence, guys. So far for the team. Talagang kinukuha nila, sinasakas nila yung quest dito ng Aura Beach para hindi na makapasok pa. Pero yun, sana, mga kaibigan, sana mabuhay sa aming first blood dito para kay Creed on this Selena. Patay talaga, mga kaibigan. Huwag mong papawakin. Sigrid ng si Lena kasi nagiging effective yan para sa kanya. Pero abisa laro, walang tinamaan dito, mga kaibigan natin si paring Hell DJ. Iba kakakuha nga ba ng buff dito? Pero naku po, medyo namumula doon. Walang buhay si Sig, mga beso. And here comes the stun. And a kill by Jason dito onto this Valir. Nakuha pa ni LY for yung buff. And another kill for the team. It's gonna be 2-1 for the score. Resurgence on the upper hand in terms of gold. Oo, medyo nag-ano yung sa akin, medyo bumabagal ang aking internet connection dito, kaya pagpasensya na. Ayun, nahuli! Oo, nahuli pa nga, pero nakatakas! Nag-flicker in pa dito yung isa, pero hindi tinamaan. Nagkamali na ba to? Nagkamali na ba to, bes? Kaya nakatakas na. Dito siya, parin sing, pero ito na si Kiluwash na Pilay. Here comes Lugier Silva Million for the backup. 2 men down for the Resurgence ngayon sa ating laro, lamang na ang aura pagdating sa hero kill. Nako, ganda ng setup doon ni ano ni Raplicia, talagang hindi niya pinabayaan. So, nandito parang sabi ng Aura PH kanina, uy, teka, medyo aggressive na kayo ah. Paano naman kaya kami sasagot dito? Eh, speaking of sagot, eh talagang bakbakan kung bakbakan yung ibibigay nila. Hindi sila magpapadarag. Kasi kung ibang mga player, syempre, magpapadarag agad sa ganung gameplay kasi medyo lamang nga naman sila, may banner sila sa early stage of the game, di ba? Pero ngayon, nakikita natin, pumapalag talaga. And speaking of, bouncing ball, naibigay, tinawag si Barbiel, mga kaibigan, tatlo laban sa dalawa, pero natulak naman ng bahagya. Nag-ultimate dito si paring YSS at napatay na yung isa. Grid naman, nabisa na araw, timahan dito si paring Banir. Tingnan natin kung pupuntahan nga ba nila. Samantalang JP, out na lang dito. Grid, eh, aalis na nga lang din. Medyo nahihirapan sila sa mid lane. Sayang yung ano, yun. Nakita kasi natin yung supposedly gagawin ni Lumiere or ni Rafli siya doon. Talaga nakabang siya. Gusto niya talagang kuhanin si YSS. Nagkataon lang talaga na yung backup niya is nakapag... Yung backup niya na Leomord, hindi na tamaan solid yung YSS kasi nakapag-dash away. Kasi naman may dash din si YSS for that one. Tapos sakto pa, yung first kill dito ni Valir, automatic na huli ng crowd control. So, nahirapan din yung Aura PH to close the deal. Pero na naman, si Pare Raplicia, catch is the direct space, another stop, super return, na nakuha dito na paring Resurgence natin. Hot is wall, patay si KZP, look yourself ba siya? Pare Silva Million, ay wala na rin buhay. Hala, iba na yung nasa. Sino si Silva Million, mga kaibigan, pero sana dito, naku po, mukhang papatayin pa si paring JP natin. Figure out naman yung para sa kanya, pero LY4, pasok lang din, napatay pa nga rin, mga kaibigan, sana. Mukhang maghihiling sa kalangitan na mabuhay pa siya dito sa ating bottom lane, pero kailangan sugurin ng tropa, pero di-disengage na nga lang daw sila and kukuha ng isang objective dito sa bottom lane. Oo, may trade na lang dito yung Aura PH Resurgence for that one, kahit nakuha dito ng Resurgence. Actually, yung turtle objective, sila yung lamang in terms of gold. So far for Aura PH, yung maganda nangyayari, pero yung nga lang si JP nahuli dito. Ako? Napatay ng backshot ng Team Resurgence. So, nice map awareness there.
for Team Resurgence on that one. And possible for Resurgence makuha nila tong top lane. Although nandito, yung dalawang players ng Aura PH, Missile Arrow, kamatid ka ng Obama, pero niyakap sa ilalim ng Torre. Here comes the ceiling turret, mga kaibigan. To delay that one, kiluwas na pila yung nakakita kasi nag-ulting YSS, sink low on life, and he is still down. nadali na, nasa pok sa kaliwang puso mga kaibigan. Kala ko rin mabubuhay siya kasi possible niyang iba to rin si Jason, pero last insanity sa bottom lane. Tignan natin kung makakapalag nga ba habang meron pang isang player dito sa Resurgence. Kapag figure out na naman si Kel DJ, so maigi pa rin para sa kanya. Pero KZP patay dito sa middle lane, talaga namang grabe. Tapos Torre, no? Oo, tapos Torre, 2-4 nating trade for Resurgence sa that one. Pero ito, another one na padaan sa middle Soria, napatay din si LY4 for that one. For Team Resurgence though, ang maganda dito is medyo ano sila, pagdating sa objective, tinatry po nila humabol against Aura PH. Pero Aura PH, the aggressive team na pinakita nila on the team number 1, solido yung pinapakita ng performance ngayon. Tama ka dyan. And speaking of, dun sa mid lane, mga kaibigan, tingnan natin, unstoppable force na ibigay, mapapatay na naman ang isa sa mga players dito ng Resurgence. Nagpaulan pa dito si paring YSS para nga naman magkaroon sila ng vision kung saan nga ba manggagaling yung tropa ng Aura. Pero eto na nga, kumukuha na sila ng isang objective na naman, which is the Cryo Turtle. Kanina hindi yata nila na hawakan ng maigi kasi nakuhanan sila dito, pero abisa laro, eto na nga si paring Bakel. Lalaban din naman, pero sinecure na mismo ng Aura PH. Pero si KZP nanganganib na rin dito, pero disengage lang ang tropa, abisa laro, nag-connect. Pero mas okay nga naman, umalis na lang pagkatapos kumuha ng objective. Ang ganda lang ginawa doon ng Aura PH best, kasi parang nga nangyari yung Team Resurgence, wala sila naging trade. Usually, di ba, kapag hindi makakuha yung turtle, meron as much as possible nasa top lane or other lanes na kumukuha ng objective. Pero for Resurgence, lima sila nandun kanina. Sigang po yung nakahuli na naman dito si pare na flinch na natin. Pero nasa ilalim ng Torres, kiluwas na pilay, hinahabol dito ng Team Resurgence. Figure in, para kay Sink, nagkaroon ng shield. Dito natin kasi iba-aba to. Shoot sa ilalim ng Torres, pero shutdown natin naman. Here comes the flinch na nahuli dito si Baksha. Shutdown para kay Green. At eto na, Team Resurgence ngayon. Double kill pa para sa Valir. And another one, 3-man down or 4-man down for Aura PH. Ako po, medyo naging negative nga naman sa kanila yun. Ayun na yung momentum ng Resurgence para makabawi dun sa mga nangyaring kalugian nila dun. And talagang Resurgence, itutuloy-tuloy nila kung ano yung nakita nilang magandang position dito. And speaking of KLDJ, mukhang mabibig yan, pero tower lock lang si Sink dito. And nasa mobile pa nga, siguradong nabigyan dito. Dali. Pero kiluwas na pilay, talaga namang magkiklip po at stoppable force na ibigay. Tignan natin kung mag-i-injector pa siya. And ayun, patay. Boss pati pantubos, mga kaibigan Jason dito. Tamang takbo lang. Takbong mayaman lang habang naitulak ng isang kalaban nila dito. Pero si paring ano natin, paring Quid, mukhang nag-aabang na mukhang tatama yung pala. Pwede sana yung nag-TP yung Valir kanina, pero naramdaman ng Valir. Tinan natin kung mahuhuli. Direk, ayan na. Nagkabukahan na. Patay sa kamay ni paring Grid. Shoot, pati pato, mga kaibigan. Yun talaga, pero JP dito, nakakuha pa nga. Abisa laro, nag-connect na naman sa parin nating Masha. Pero JP, lalayo na nga lang. Pati, tignan si paring Grid kung lalaban pa rin naman. Pero out na lang daw siya dito dahil nakakuha na sila ng mga bagay-bagay. So, balik na naman sa kanila. Oh, kalamangan. Ito basta, grabe yung team dito ng dalawang team natin ngayon naglalaro. Kumbaga, kapag kung saan naabutan, bakbakan talaga, hindi natin malalaman kung sino lalamang. And speaking of which, dumaan speakong. Speakong, sorry. Pag may napadaan, bago yun ha. Pag may dumaan, automatic, pwede nilang i-burst kasi aware sila na meron silang damage. Same goes with Resurgence kasi meron din silang DPS at meron din naman talaga silang crowd control. Grabe yung kalpot ni Grid, parang nagagalit naman talaga yung Selena. And third has been taken here by Aura PH. You have the BOD para kay JPN sa ating laro. Nako, kiluwas dito, napatay pa nga doon sa kamay ng isang YSS nga ba, nakapatay doon. Pero makikita natin sa, tinamaan na naman ang abisa laro. Tignan mo naman yung damage ni Grid dito, pero mukhang mapapatay. Flicker out lang naman para mabuhay dito. Pero tingnan natin kung lalaban nga ba si Pering KLDJ. Sabi niya, teka, kailangan mo ng tulong, susuportahan kita. Grid, kailangan umuwi ngayon kasi pag napatay ka dito, mahihirapan tayo. Alam mo yung team song dito ni Grid? Saan nga ba patulong? Ayun na, huli. And he is down round of KKP. Pero comment natin si Grid. Ilang beses niya tinry to Mickey. Pero comment natin si Grid kasi narap naman niya kung saan magtatago yung Selena.
Tama ka dyan. Iba nga naman talaga ang gulong ng palad, mga kaibigan. Pero mid lane, tignan natin kung lalaban si paring JP. Laban dito sa apat na players. Rafflesia mukhang nangagalit na. And kailangan niya na din kumuha ng tropa kasi hindi malang kalaban nila sa mid lane. And siguradong pupuguin sila niya pagka nagkaganyan, JP. Kailangan niyang makapatay yung isa. Pero hindi, nakapag-figure out na nga lang din naman. Oh, pero LY4 sinusugod sa dito. And, uy, si KillBJ. No, si KillBJ dancing on the dance floor. Pero may flicker out para sa kanya. Mga Wessie Wap at sila si Green for the backup. So, head possible padating na din. Magkakasalubong sila sa set point ng isang save. And he is down, mga kaibigan. Ito na naman, hindi na nagtapos sa clutch natin kasi may panibago na naman backup. This time around, Aura PH ang naghahabol ng mga kalaban. Dalawang patay for Resurgence. Possible for Aura PH. Makakuha sila ng another turret objective. Pero nakuha at na-secure nila dito na agaw actually ang buff ng Team Resurgence. Maganda ginagawa dito ng ano ng Aura PH. Malugi man sila ng isang beses. Sa pangalawang beses na pagkabuhay nila, dun sila babawi. So grabe nga talaga yung pinapakita dito. And Grid and Kilowash, sobrang commend for this one. Lahat ng ano, lahat ng pwestuhan nandun sila eh. Lahat ng taguan nandun sila. Oh, and the speak, si ano, Rafflesia din, makikita mo. Gamit na gamit niya lahat ng bushes dito. Oo, kumbaga ang ginagawa dito ni Rafflesia, automatic nakatago siya sa may bush. Tapos dahil doon hindi alam ng Team Resurgence kung saan magagaling yung kalaman ng kagaya niyan. Ayun. Pag may if-ever na sumilip, automatic pwede niyang talunan or patalbugan. For Resurgence though, ang kailangan natin comment talaga dito ay si Jason. Grabe yung hold na ginagawa niya. Pag continuous kasi yung buto niya na skill, nahihirapan yung Aura PH na mag-engage. Right after noon, tsaka papasok sila si to control the team fight. Meron ka naman, naman ang arrow, ladies and gentlemen. Ayun! Ay, hindi mo tapos sa laban, Herb, kasi ito na. Patay na agad mga kaibigan, pero KZ dito mukhang mabibigyan. Double kill para kay JP. Kailangan nga ba nilang makipag-flash pa o kailangan mag-defend ng Resurgence dito para nga naman sa game number 2 at mabuhay pa sila pag sa game number 3. Pero tuloy-tuloy na ang kalamangan ng Aura PH. 11-17 ang ating score and may sanctuary lord pa sila sa mid lane. Grabe nga naman talaga. For, feeling ko for Resurgence, kailangan ano muna nila, ihiwalay muna nila dito si Sync kasi si Sync talaga yung pinakamabilis sa kanila na makapag-split push. Pag nakapag-split push kasi siya, may hirapan dito yung Aura PH or yung pilit ng Aura PH na merong maiwan na isa. Magaya ng ginagawa nila ngayon, regardless, merong apat na nasa gitna at merong Lord. Grabe na. Oh. Eto na yung Lord natin, ladies and gents. Pinasok na naman. Sana wala nang buhay dito para sa ating laro. Jade would have flicker out. Maingat lang din naman ang Aura PH ngayon. Kasi gusto nilang kuhaan nila yung Taurus. May middle lane. Lord has been defended. Pero sa ibang gilid natin, kita natin ngayon na aalis na ang Aura PH. Objective lang. Nakakuha na eh. And importante yung mid lane, guys. Importante yun para sa kanila. Bisal arrow! Para madodge nga naman yun eh. Gamitin ang flicker. Gamitin ang flicker para nga naman makatakas dun sa pangyayaring yun. Pero expert dito ha. Wala ng Firaga armor. O lalabanan nga ba ni Backshot? Na natin sa susunod na kabanata ng Mobile Legends mga kaibigan. Pero ito, pinapato na nga naman. Nakabisal arrow, tinamaan dun. Talaga namang... Ano yun? Napakalupit naman nun. Pero patay pa rin si Paring Feed. Naglapag dito pero tinawag si Barbie. Lalaban naman sa dalawa. Tingnan natin kung makamibigyan pa nga sila. Mega kill para sa kanya. And last insanity na ibigay. Pero mapasukin nga ba? O mapapatay na dito. Pero Sync, naku po! Nauntog! Nauntog si KillBJ! May backup. Ayan na nga. Ang unstable force mga kaibigan. 4 mid down for the side of Resurgence. I guess for Aura of Age, napakataas ng chance na puso na yung larong to. Kasi una mabubuhay sa Resurgence ay yung backshot. Meron silang pinkin wave sa may bottom lane. Inaatay na nilang dumating. So far for Aura of Age, effective ang kanilang aggressive play, ang kanilang lay over play. Here comes Light Transition for the game. KZP is alive. Binakabon si KillBJ. Beautiful. The last is for him. Monster kill para kay JP sa ating laro. And KZP, nawalan din ng immortality. Ayun na nga mga kaibigan, nagpaulan galing sa langit pero na-injector lang naman samantalang LY4 talaga namang grabe yung damage sa kanya provide. Pero tingnan mo si JP, naubos yung buhay dun nung isang player. Pero eto na nga si Paring Masha, tingnan natin kung lalaban nga Babi sa laro. Hindi nag-connect dun sa isa pero nauntog lang naman. Apat ang buhay, apat ang patay at isa laro to. Mama na naman dito, grabe si Grid. And for that, wipe out ang Resurgence for the game number 2. 2-0 ladies and gentlemen, the second series of our Mytel International Championship game. Congratulations, Aura PH, for that wonderful performance. Comment din sa kanilang naging drafting dito for the team. Meron silang Leomord na talagang effective para sa kanila at hindi ito yung klase ng Leomord na nakikita natin na police pangkalawa.